Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa aking channel. Nandito naman ako ang ating magiging kalaman para sa inyo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, hindi mo pa ako kilala. Ano pala si Brunskit? Brunskit. Magiging vlogger ng Queen City of the South, Cebu. Kung bago ka pa lang sa aking channel, kailangan nakalike ka na, nakasubscribe, at press the notification bell para ma-update ka sa aking susunod na mga video. Ayun na! Dile, y'all! Mga kaibigan, nandito na tayo. Magsisimula na ako sa aking konting kaalaman na i-share ko sa inyo. Dikita na ba yung nasa harapan mo? Alam ko na familiar kayo dito. Makikita nyo to sa mga stores, sa mga barko dito, kagaya sa amin. Tapos sa mga buildings, yan. Familiar to sa inyo. Yan. Mga kaibigan, ito ay isang fire extinguisher. Ginagamit ito pampatay ng mga sunog. Sa araw na to, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin. Kung paano gamitin yung fire extinguisher. Ito mga kaibigan, magagamit nyo itong kaalaman na to kung sasakay kayo ng mga barko. Kasi in case of emergency, bale, may sunog, yun. Tapos alam mo kung na-view mo to yung video ko, alam mo na kung paano gamitin to. So kahit hindi pa karagasan yung apoy, tapos marunong ka na gumamit dito, ayun, magagamit mo to kasi alam mo, na-view mo kasi yung video ko. Kaya sit back and enjoy watching. Tapusin mo itong video para malaman mo kung paano ito gamitin. Okay mga kaibigan, medyo may kabigatan ito. Medyo may kabigatan. Maraming uri ng fire extinguisher mga kaibigan. Meron tayong tinatawag na powder fire extinguisher, carbon dioxide fire extinguisher, tapos meron pa tayong wet chemical fire extinguisher and water mist fire extinguisher, tapos foam fire extinguisher, then meron pa tayong clean agent fire extinguisher. Yun mga kaibigan, marami tayong klaseng mga fire extinguisher. Tapos meron silang mga iba't ibang uri ng mga apoy na yun lang dapat ang gamitin. Pero ito ang klase nito is ito ay dry chemical fire extinguisher. ABC dry chemical fire extinguisher. Madalas kasi itong ginagamit, kaya ito yung i-share ko sa inyo kung paano gamitin. Yan. Kung makikita ka ng mga fire extinguisher mga kaibigan, meron siyang mga steps kung paano gamitin in English. Kagaya nito. Ito. Meron dito kaibigan. Yan. Ang una ditong steps sa kanila, hold upright. So hawakan mo. Tapos hawakan mo ng kanan. Tapos pull pin. Ito po yung pin niya kaibigan. Ito. Ito po yung pin niya. Yan. Ito. Ito yung pin niya. In case of emergency, kung gagamitin mo na, bubunutin mo lang to.
bubunitin na to, tapos matatanggal na to. Tapos ang susunod na step nila dito ay direct hose at base of bar. So pagkatapos mong bunutin itong pin, ito naman yung hose. Yan, ito yung hose. Yan, ito yung hose, kaibigan. Yan, ito, ito lang yung nakaya dito sa aming barko. Tapos squeeze lever. Ibig sabihin ng squeeze lever, ito. Ipiitin mo to pag ganun, para lumabas yung laman nito, para ma-spray. Tapos sweep side to side. Ibig sabihin, sweep to side to side. Bale, ganun mo. So bunutin mo yung pin, tapos is hawakan mo upright, tapos squeeze mo lever. Ito po yung lever, squeeze mo, tapos iganon mo, ganun. Sweep aside, ganun. Anong ganun mo. Yun lang, kaibigan. Yun lang kasimple. Punutin yung pin, tapos aim at base of fire, tapos squeeze the lever, tapos ganun. Kung nasaan yung apoy. Yan. Yun lang, kaibigan. Simple lang. Yun lang, kaibigan. Yun lang. Maraming elemento ang apoy. May apat na elemento ang apoy. Ang una, fuel. Tapos, ang pangalawa, heat. Tapos, ang pangatlo, oxygen. Tapos, ang pang-apat, chain reaction. Yung apat ay magsasama-sama. Yun. Magkakaroon siya ng apoy na lalabas. Pag magkasama yung apat na elemento. Yung fuel, heat, oxygen, and chain reaction. Yun. Tapos, meron ding mga classes of fire. Class A, B, C, D, E. So, yung classes, class A, yung mga wood, paper, mga textile. Yung class B naman, mga flammable liquids. Mga petrol, diesels, and oils. Tapos, yung mga class C, involving mga gases. Tapos, yung class D naman, involving metals. Yun. Tapos, mga kaibigan, yung mga class E naman, mga class E, involving electrical apparatus. Yan. Yun ang mga kaibigan. Simple lang, kaibigan, no? Sana ay meron kang natutunan sa aking kunting karaman galing sa akin. Sana ay makasakay ka ng barko, tapos di natin alam may emergency or may nakita kang sulong, tapos ikaw lang yung nandun. So nakita mo yung video ko kung paano gamitin. So yun, execute mo, pull out pin, tapos aim to base of fire, aim to base of fire, then squeeze the lever, then sweep side by side, side to side. Yan, para kung saan yung apoy, yun titirahin mo para papatay yung apoy o yung kaibigan. Yun lang ang yun na, kaibigan. Salamat sa panonood at salamat, sana ay may natutunan ka sa aking konting kaalaman na galing sa akin. Kung don't forget to subscribe, kaibigan. Don't forget to like, subscribe, and press the notification bell para ma-update ka sa aking susunod na video. At please share it, para paki-share na lang, kaibigan, para meron tayong matulungan na iba tungkol kung paano ito gagamitin. Salamat, kaibigan. Ito ang iyong kaibigan na nagsasabi, lamang ang may alam. Bye-bye. We'll be right back.
We'll be right back.